Ikinatuwa ng ilang maritime expert ang bagong pahayag ng Pangulo tungkol sa West Philippine Sea. Tingin naman ng ilang mambabatas, patunay ito na matatag ang pagdepensa ng bansa sa ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynald Pawid. Pinuri ng mga maritime security expert ang naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ayon kay Dr. Chester Cabalza, matalino ang mga binitawang salita ng Pangulo kaugnay sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. He answered it in a way that it is diplomatic and at the same time very truthful for the cause of the Philippines. It is a global issue. And it's not only about China and the claimant countries. Mm-hmm. So, napakalaking pronouncement itong ginawa ng ating presidente. Ganito rin ang komento ng defense analyst na si Dr. Renato De Castro. Sa isang forum kanina, sinabi ni De Castro na direktang naipahayag ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea nang hindi nagpapalala ng tensyon. Well, it's strong but it's very sophisticated and of course marked by subtlety. I don't think we could ask for anything more. So the message has to be formulated in a manner that in a way will not antagonize anyone. So ayun yung tinatawag natin ng Goldilocks principle. Not too hot, not too cold. Approved din sa professor at geopolitical analyst na si Don McLean Hill ang lahat ng nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati sa makasaysayang defense summit. Napaka-refreshing na pakinggan is that our president highlighted the Philippines' vision in the Indo-Pacific. The reason is that the Philippine territory as an archipelagic state, our internal water, you know, our exclusive economic zone. Pinuri rin ni House Speaker Martin Romualdez si Pangulong Marcos na naipakita raw ang kanyang matatag na pamamahala at ang kanyang pangakong protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.